Matapos lumagda sa isang kasunduan sa Turkish Aerospace Industries para sa 6 units ng T-129 Attack at Tactical Reconnaissance Helicopters noong 2018, ang mga karagdagang order ay dumating mula sa Pilipinas. Ayon sa impormasyon na nakuha ng Subban Masanayes, umorder daw ulit ang Philippine Air Force ng karagdagang T-129 Attack sa pamamagitan ng paggamit ng mga opsyon nito sa pagitan ng 6 units ng T-129 Attack helicopter order nito noong 2018. Bagamat hindi pa alam kung ilang attack ang eksaktong karagdagang order, ang 6 units ng T-129 Attack supply contract na nilagdaan ng Pilipinas at Thai noong 2018 ay nagkaroon ng maraming opsyon. Ang T-129 Attack ay maaaring kabitan ng 500 na piraso ng 20mm cannon ammunitions, 16 na piraso ng Rokotsen CIRIT missiles, 8 na piraso ng LUMTAS o UMTAS missiles, 8 na piraso ng Stinger missiles o 76 na piraso ng 70mm rockets. Ang helicopter ay pinapagana ng dalawang LHTECCTS-804A turboshaft engine na 1,373 St. Helena pounds bawat isa. Ang helicopter na ito ay maaaring maabot ang pinakamataas na bilis na 281 kilometers per hour. Ito ay may 3 oras ng airtime, mayroong range na 537 kilometers at isang altitude ceiling na 15,000 feet.